50 na lang, 50. Sana may ibig sabihin itong ginagawa natin. Tito Jean. Magdadalawang taon na akong naglo-long ride. 41 years old. Addict sa ahon. Sobrang curious ako kung kakayanin ko ba ang bike ride to Baguio. Kaya niyaya ko ang mga kaibigan kong mahilig din mabudol para samahan ako. Si Tito Aji, Tito Shao, Tito Chris, Papa Dong, at si Joel na kapatid ko. Baguio. Hinahanap-hanap ang lamig mo. Saan na nga ba ang mga igurot mo? Bahag hindi na ba uso? Bata pa lang ako, sa Baguio na ang paborito kong puntahan. Ngayong may edad na, sa bisikleta at pasakit na long rides naman ako na engganyo. Sabi sa akin ng isang legendaring bodilero na si Papa Dong, ang pagtapos daw ng ride na Manila to Baguio ay parang pagtapos mo ng kolehiyo sa pagbibisikleta. Sabi ko naman, ayoko yata yun. Diba pagtapos ng college, kailangan mo na magtrabaho. Pero wala eh. Gusto ko talagang puntahan ng Baguio. Total, minsan lang naman tayo mabubuhay. Gusto kong makasalamuha ang iba't ibang klase ng tao. Titigan, magagandang tanawin. Ang lamig ng hangin, damahin. Halika na at lambingin ang asawa para sa visa. Isama ang mga newbies na barkada at mag-swimming sa kalagitnaan ng biyahe. Humanap ng masarap na bogchi sa daan. Pahirapan ang isa't isa sa ahon. Tapos, maghapon din lalamon. Tara, samahan niyo ako at ang mga piling kaibigan sa bike ride to Baguio. Explain ko lang sa inyo ang ruta na ito. Magsisimula kami dito sa Cubao. Ang pinag-usapang ride out, 5:30 a.m. So, Cubao, Balintawak, Caloocan, San Fernando. Patag lang ito up to this point. Pero ang kalaban dito, ang init. For day 1, ang plano namin at least maka 160 kilometers. Sana umabot hanggang Pangasinan. Para next day, hindi masyadong kulpi. Sa isang mahabang diretsyong patag, merong konting ahon bandang Angeles City. Pagdating sa Highway 2, sa may Route 2, simula ng Calvario, may two choices. Sa kaliwa, ang Notorious na Marcos Highway. Sa kanan, ang Cannon Road. Sabi nila, maraming cyclists daw ang sumusuko sa Marcos Highway. Sa Cannon Road naman, mas maikli at mas scenic. So, mas ideal na doon kami dumaan. Explain ko lang din gaano kataas ang Baguio at gaano kalayo at kataas ang aahunin namin para makaakyat sa Baguio City. So, around 60 kilometers ang distance ng ahon sa Baguio. May average gradient na 7% at mga sikong nakamamatay na may average na 12% to 17%. Babalitaan namin kayo kung kinaya namin. Ang taas ng Baguio City ay nasa 4,500 feet. Halos 5 times ang taas sa pinakamataas na building sa Pilipinas, ang Grand Hyatt Metrobank Center, na may height na 1,043 feet.
Pagpatungin mo yan ng 4 beses at sobra pa ang taas ng elevation ng Baguio City. So ano, first time mo ba sa ano, Baguio? Salita ka. Oo. Oh. Pero kailan yung ano, yung unang-unang nakapunta ka doon? Kahit hindi nakabike ka? Bata pa. Ato pa. Grade school. Sumakay ka na. 11 na ata, 10 ganun. Sumakay ka ng kabayo? Siyempre. Eh, paborito mo yun, di ba? Titignan ko yung tinanim kong strawberry kung tumukulong na. So ano, hindi mo pa rin na-try ito, yung Baguio? Hindi pa. Na-ride na bike? Hindi pa. Dapat last month katapos na. Hindi natuloy eh. So ito lang ulit. Unang punta sa Baguio. Siguro mga 13 years old siguro ako, mga ganun. 13? Yeah, 13. Oh. Mga ganun. Tapos yung last, siguro mga 2015, 2016. Ah, okay ah. Oh, pero yung last, kasama ko yung girlfriend ko ngayon na asawa ko. Asawa ko na ngayon. Matindi pala, memorable pala. Okay. Ayos. Ano ba mga expectations mo sa ride natin? The most challenging one yet. Ah, talaga? Oo. Siyempre, yung last 30 kilometers na ahon, yun talaga yung ano, doon ako kinakabahan. Actually, yung unang punta ko sa Baguio, nung bata kami, siguro mga 6 years old kami noon eh, ni Joel. Ay hindi pala nakasama si Joel kasi yung parents namin pupunta ng Baguio. So nung palabas na sila ng bahay, kasi gusto na kaming iwan eh, siguro gusto nila magsolo, di ba? Palabas na sila ng bahay, nagising ako. So nung nagising ako, parang gusto ko nang umiyak. Dahil sa takot nila na magising din si Joel, so syempre dalawa na yung dadali nila. Ako na lang yung sinama. So naiiwan niyan si Joel. So ngayon, itutuloy ko, nakasama na si Joel. Ngayon, late lang siya. So hintayin natin. Tol, Papadong. Yan, gusto ko nag-aabot kay Papadong ng mga kung ano. Siya pa nagtatali, parang nakatulong kay Papadong. Isa na tatlong araw dadali ni Papadong. Pare-pares mga tayo ng gulong eh, hiraman na lang. Okay lang yan, drone lang naman yan eh. Tangina. Okay na. Nabahala sa amin. Oh, lalabas tayo ng EDSA. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life. Nami-miss ko na kagad pamilya ko. Nandito pa lang tayo. Pareho tayo. Yeah, can't change up. My team too real, so we stay up. Yeah, this our year is. Everyone down for the mission. Everyone down for the mission. Is everyone down for the mission? We had a dream and we'll get it. We had a dream and we'll get it. Can't change up. Ayun, so dito na kami sa lugar ng maraming naging Miss Universe. Venezuela. Valenzuela pala. Valenzuela. Woo! Kilometers. Tayo na flat eh. Flat. Ubog ang laki, bad trip. Ito kasama natin sa ano eh. Sa ride talaga eh. Oo. Pero pwede yan, kaso malaki. Malaki. Bigat yan. Oo. Our first casualty. Ayan na, guys. Go with your name. Papadong, magkapit. Pinati.
At si Papa Dong ang nagpa-pump. Mamaya ako, pag nasira yung sa kanya. Pupulog niya sa akin mamaya. Buti kasama mo si Papa Dong. Pag-hindi nasira, tanda na. Pinag-usapan namin yan. Nagsisi ka ba na road bike ang dinala mo? Oo nga eh. Hindi ko kayo tin-rider eh. Saan ba? Okay na. Ano nyo, Papa Dong? Buti na lang, nandiyan si Papa Dong. Mahal ka na? Si Papa Dong magano, buhatin nyo naman niya ulit. Papatapal ko lang yan, pre. Kahit hindi ko papalagay. Ha? Tapal lang talaga yung butas. Salamat, pre. Thank you. Somewhere in Bulacan. So, sa ride na to, actually, si Papa Dong pa lang ang nakatapos ng Baguio. Kaya, siya yung guide namin. Pero the rest, puro kami first timers. Naaakyat doon. So, ayun. Dito pa rin kami sa Bulacan. So, samahan nyo kami guys. Malayo-layo pa to. Nandiyan sila sa likod somewhere. Nandiyan sila. Iniiwan na naman kami. Woo! Okay ba? Sarap. Sarap ng buka ni ate. Ay, sarap nga. Sarap. Diba? Makalamig pa. Lamig no? Sarap. Oh, dati ito, daling ko ito talikod. Sobrang sarap eh. Dapat po may kulang sa yung maliit. Ada, isa pa. Iinumin ko na yung kipa para kay Papa Dong. Ako rin natin, isa pa. Ito na lang Chris, kasi si Joel pa eh. Ito naman tayo, Jim. Dalawa ka na lang. Grabe, napakabait talaga ni Kuya Jing kay Papa Dong. Pati yung buko ni Papa Dong siya uminom. Papa Dong! Pagkatapos niya ibomba yung mga ano mo. Pagkatapos ibomba ni Papa Dong, iinumin pa niya yung buko. Ako muna iinom ng buko kasi masyado ko mabilis. Nauna sila eh. Nauna eh. Ang sarap pa naman. Napakayamig eh. Sarap, ate. Ako medyo mabilis ngayon face natin. Bilis. Bilis tayo. Si Papa Dong gusto makarating ng Pangasinan kaagad eh. Nakailang kilometers ko tayo? 52. Oh, okay. Akala ko lang 50. 52. Hindi ka na nahiya dyan ha? Kay Danny Domingo, maiba naman! Paano mo ginagawa? Ah, ginaganyan, puta. Parang ang wrestler na nagalit. Ah, ganyan. Ang ganyan. Oo, tapos sasara mo. Ako kasi ginaganito ko lang eh. Sige, ikaw naman kay Johnny Domingo. Di ba ano? Ganyan, di ba? Di ba, baba? Nakahirap na tol. Kalumpit na pala ito. Dito ako, kay maiba naman. Sarap yung buko doon, Papa Dong.
Ano, Chris? Chakit ka po yun. Ayun na, Pampanga. Kasi yung sisig dito, well, yung sisig dito hindi masyado masarap. Iba lasa dyan. Pagtawid mo dyan, masarap. Dali mo to. Iba lasa, pagtawid mo dyan. Sisig tayo. Ayun. Yun ang sabaw. Oh. Alin? Oh, sa brief yun eh. Ako garlic. Oh, Papa Dong, ito yung isang sisig oh. Grabe yung isang sisig nila eh. Laki pala na isang sisig. Pakali, pambarkada na eh. Oo nga eh. Mura no. Laki yun. Ano yung ito? Kusino? Oh. Buka ka lang. Buka na lang ito sa akin. Tingnan natin kung kaya pa. May 170 na natin. Gabi na yun, no? Hindi pa gabi yun? Mga 170? Ano yung tanong mo kanina? Ano yung tanong mo? Kaya pa. Kaya namin. Kaya pa namin. Kaya pa namin. Biglang aalis. Bastos to eh. Biglang iinom. Pang ilang beses mo na dito, Papa Dong? Pangatlo mo na to? Pangapat na to? Tour guide ka talaga? Yan ang kabuhayan mo? Pag yung mga aakyat ng Baguio, siya kukontakin. Papasama. Nasa sila Joel? Ilan? 10.32. Teka, ilang kilometers na yun? 72. Utak na 72 lang. Minute kasi. Saan ka ba ito? Abdi sa bata. Pambuhos ng tubig, mainit na rin. Oo nga eh. Binuhos ko rin yung tubig na kanina. Tayo lang nga sila Joel. Ano ba nangyari? May tumigil sila, di ba? No, hindi ko na. Kala ko na rin. Nag-i-point to one. Di nga. Na-overtaken to sila eh. Wala namang nangyari. Walang nangyari. Mahilig magpa-picture si Joel eh. Thank you. Thank you, Tito Chris.
kaya pala. No sugar. Okay ka lang. Okay lang. Tapos yung isang nandun nagpabantay sa ano, sa parang guard house sila. Hindi, nakita ko sumenya si Sir. Sa iisip ko, wala naman ako sinisisi. Sumingi pa rin ako. Baka nga yung ma-accident. Anong nangyari, Wes? Like a video of bala ka. Pag napanood ni mama. Gusto mo video one? Bakit? Tamaan ako ng kotse. Nagkalikato ka? Tamaan ako, nasanggi ako ng kotse. Eh, joke lang naman eh, di ba? Ay, ano yun ba yun? Hindi ako sa main plan, nag-iwang lang ako. Pare, graduate ka na sa cyclists. Natibay ka na. Hindi ka sa main plan. Ay, ganyan niya ako eh. Buti nga, hindi ako sa main plan. Medyo mabilis pa naman. Mabilis yung takbo ko. Hindi kumapit yung brake. Dire-d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 ire
kailangan mo rito matinding pasensya. Dahil sa init na to, hindi mo alam kung hanggang saan katatagal. Ayan sila Tito Joel at si Tito Chris. Nasa likod ko, sila Tito Aji at si Tito Xiao. Kainit dyan. Kainit ako kainit. So, around 11 a.m. Pero sobrang init na. Sabi sa weather forecast, sa bandang Tarlac, uulan daw. So hopefully mangyari para at least lumamig ng konti. Wala na akong pakialam kung bakal yung gamit kong bike. Okay na. Kaysa mamatay sa heat stroke. Woo! Nagdi-delirio na yata ako din ngayon. Sobrang init. Woo! So, nandito pa rin kami sa Angeles. So, ito yung isa sa mga progresibong lugar dati, lalo na noong 90s. Daming Amerikano dito. Hindi ka naman nahihilo? Ha? Nahihilo ka? Hindi naman. Init ako. Init? Bakit ako mag-boost, man? Okay. Okay, pahinga ko muna. Daw ka muna bahala din. Sobrang init si Joel, sabi niya papahinga muna siya rin sa Jollibee. Sobrang init talaga eh. Dito kami mag-aantay sa telepon. Ang hilo na yan tayo. Ha? Spag na din ako. Ang init eh. Hindi ko sa inyo. Pahinga lang tayo sa telepon. Hindi ka naman nahilo. Sila nagbabantay ng bike eh. Si Jollibee pa rin ang sasagip sa atin. I-reserve muna rin kami ng kwarto kaya, tol. Huwag lang, huwag masyadong, masyadong layuan. Pag yung kwarto natin, tatlo, igalagalawa. Ha? Oo, oh, ganun. Bawal kasi threesome daw. Grabe naman kayo, sir. Hardcore na kayo, magti-threesome na kayo. May mga bisikleta pa kayong dalawa.
May props pa kayong dala? Dito lang, magpahinga lang ako. Oh, okay, magpahinga ka para... Magpahinga muna ako. Kaya mo naman. May mga camera pa. Sir, may camera pa kayong dala. Ang ganda ng setup nyo, ha? Lunch. Mabilis yung pace natin kanina before lunch. Oo, gano'n na natin. Hirapan akong mountain nyo, eh. Kasi nga, mountain bike, eh, diba? Oh. Pero bukas, lamang ka na nun. Hindi rin ang mga karakter nun pa. Yung mga dala natin from budget natin kay Chris. Oo. So yun na lang plano natin. Si Joel sa Pangasinan. Mga 80 kilometers, di ba? So yun yung tapusin natin. At least maka 180 tayo. Para bukas hindi masyadong haba. Baga... Ako gusto ko din. Prefer ko rin. Oo. Diba? Kasi gagawin natin, wala kasing bus dito. Sasakay tayo ng, ano, isasakay kita ng taxi. Papunta sa ano. Subukan ko muna. Papunta sa bus station. Tapos Pangasinan na. Oo. Sige, tatesingin ko muna. Tapos sa Pangasinan, dun mo kami hintayin. Para bukas, ride ka ulit papuntang Baguio. Mahirap kasing wala kang tulog eh. Kaya nga eh. Mahirap tulog talaga. Mahirap yung walang tulog. Tataas kasi yung blood pressure mo yan. Paano naman yung parang lambay? Hindi, kasi yung init, well, iba yung init. I-testing mo, 5 minutes. Hindi lumililim eh. Kung lumilim lang eh. Wala, nakita ko dun sa weather app. Wala. Walang lilim. 18 kilometers, so sana maka 50 kilometers pa kami, 50 or 60 para tomorrow hindi masyadong mahaba yung ride. Well, what tubig ako isa. Buhay!
south ng Tarlac. Highway, Manila Road, boundary. Yun. So, sa mga nagtatanong kung ano yung feel ng bike ni Mang Nelson Jokino, ang masasabi ko, so far, sobrang swabe. Well, syempre may kabigatan siya, pero kapag umaandar na siya at medyo nag-gain ka ng momentum, ang swabe niya ipidal. Woo! Mang Nelson, shout out! Diyan na lang. So, 128. So, around 30 kilometers. Tapos, we'll call it a day. Tapos bukas na ulit. Maghahanap kami, siguro after 30 kilometers ulit, maghahanap na kami ng tutulugan. Para makapahinga. Ayun na si Joel. Nagpahinga si Joel. Malamig pa? Sarap. Nag-aantay pa rin kami kila Joel. Tsaka Shao. Tingin ko nagpahinga na naman si Joel kasi nga parang pagod na siya eh. Kasi kulang sa tulog. Wow! 30! Trenta na lang. Ito, seryoso. Hindi ko talaga alam ba't ako sumama rito. Nakakad na ito. Ano? Anong gusto mo? Kano ay pwede ba rito sa lakad na ito kumain? O lahat lang na mahirap ang gagawin dito? Lakad to? Hindi lang ako nagmumura, napapamura pa ako. Bawal kumain, bawal magpahinga, bawal magpasarap. Kailangan magpapagod ka. Lakad to. Alam mo sa mga viewers, hindi ako nagmumura. Kailangan sa hirap talaga ng ginawa. Ay, kira. Sakay mo kung kakain. Bakit kakain? Sapat pa yan! Sapat dyan! Sapat sa atin lahat dyan! Nag-umintado na. Sobrang hirap na. Nawala sa sarili. Ano, saan tayo? Well, so naghahanap na kami ngayon ng matutuluyan namin for tonight. So sana okay yung resort na nakita namin dito sa Google Maps. Around 2 kilometers siya from here. Otherwise, wala. Baka magsogo kami. Kasi yun lang yung mga nakikita ko rito. Sogo. Sana pwede matulog. Ay, parang may party. Masaya dito. Boss, may overnight ba dito? Meron po, sir. Saan ang pwedeng magtanong? Doon po sa bar po. Doon sa bar? Opo. Okay, salamat, boss. So, ito. Papakita niyo yung room sa amin. Ano pangalan mo, bro? Leo po. Yes, Leo. Po. Sir, bali, asawas na ako kasi is, ano pa siya. Hindi pa... Bali, papadisinfect ko muna siya. Sige, yes, sige, po. Mamaya na lang anahin natin. Bali, ganito siya sa loob. Oo. Yes po. Disinfect so, lang tayo. Sige. Apat yan. So, yung dalawa, bigyan na lang ng yes, mattress. Yes, sure, pwede. Opo. Bali, meron tayo mga extra bed naman. Oo, sige. Okay, ganoon na lang, pre. Bali, magkano po ibinigay niyo, ma'am? Ngayon, no? Saan sa'yo, Will? Dito ka? Diyan ako, dito ako. Ay, gusto ko na matulog. Sarap dito. Gusto ko na ano yung pagkain, di ba? Alala rin. Diyan yun. Oo nga eh. Or kung kakain tayo nung nasa labas. Sarap na matulog. Tara, swimming na tayo. Ah, swimming na tayo? Oo, tara. Tara, itatabi ko lang to. Makakain, tas tulog. Ayan. So, ito yung kwarto namin.
Ito yung mga bikes. Ayan, dito Aji. Bike ko, kay Joel. Tito Chris. Kay Xiao. At ang tindi ni Tito Chris. Alaban na kagad yung mga gamit niya. Hindi. At hindi talaga si Tito Chris. Ano ma, mga tanghali. Kasi maaga kami nga alis dito. Oo, oh, patutulugin ko yan. Ayan oh, sarap na sarap. Payat ka raw, hindi mo kakayanin. Kakayanin, mga payat nga yung malakas umahon. Oh, sige ma'am, magpa-party pa kami. Hindi na may mga nag-iinom doon. Ayan o. Biglang iinuman. Sabi ko, ma'am pre. Ma'am pre. Ha? Hindi, hindi kami iinom ma. Tutulog na kami. Bakit mga maka dyan? O sige. O sige mama. So pag-usapan natin ha, bukas. Ciao. 120 yun eh, yung last 20, last 30 kilometers nun, ahon. Oo, oh, ahon na. Walang tigil yun, walang pahingahan. Pahingot na. Konti lang yung ano, konti lang yung mga recovery. Pero panahid lang. Parang, ano, tikling, para sumulong, gano'n. Sumulong? Oo, oh, para sumulong lang. Sumulong na ba? Sumulong na times 10. Puta. Kasi 4 kilometers lang yung ano, sumulong. Ay, hindi, times ano, 30. Mga times 8. Kasi isumulong 4 kilometers ng ahon. Eh, 27 to, diba? Kaya may mga recovery na ano. Kaya yun, kaya yun. Mga konting patag. Basta kailangan 2 a.m. alis na tayo talaga. Hindi. Yeah. No? 2 a.m. sa Baguio. 2 a.m. dito. 2 a.m. dito? Ay, magising ako. 2 a.m. yan ang Sabado o Linggo. 2 a.m. pa lang natutulog. Hindi, makatulog agad ako pag isa. Oo, sobrang pagod. Ako na, huwag ako na makakayaw. Ganyan pagod. Ako rin, umayaw, pero ganyan pagod. Wala na sa akin. Wala, itutuloy. Hihilig ka niyan. Survival na to eh. Hihilig ka niyan. Sali makatulog na kayo para hindi na kayo magtatapak-tapak pa sa kumigaan ko. Sige na kayo. Natatagyakan ko to pag nakaharang. May diyan ka. Pani yan. Pani. Ampas lupa. Kasi yung sisiyan pa, no? Tayo tulog ako. Ito, magigising na naman ako. Ako yung walang tulog eh, no? Ano yung magsisiyan, ako yung magigising. Hindi, magbabaon ako ng bote. Para na ihi. Lalabas lang ako nung pintuan, doon ako ihi. Kasi ka bababa. Halo ko sa kama na lang. Sige, buhos ko din sa baba. Tao pa naman sa baba. Ugaling preso. De, paano ba? Sunday ang alis natin, ba? Oo, oh, Sunday. Anong oras? Gabi. Diba lang Sunday ng gabi? Oo. Oh. Anong oras tayo darating sa langit? Kailangan 4 a.m. nandun ako. Trabaho. Oo, oh, huwag kang mag-alala. So Sabado, di ba? 4 a.m. ng Lunes. Oh. Ah. Abot. Abot. Ilang oras pa pag nagsasakyan na ano, commute magabi? Mga 6 to 7. Ah, 6 lang naman pala. Sabihin natin 7, okay na. Hindi magano na lang tayo ng mga 5. Alis tayong 5. Oo. Oh. Hindi ka ng ano. Alawan. Oo, para. Hindi yung maganda yung parang ano, suspense. Hindi mo alam kung makakapasok ka o hindi. Ibigay ka na alawans. Mga 5 or 6, gano'n. Oo, oh, mga 6. Oo, oh, kasi papadyak pa eh. Pagdating ng Cubao. Oo, oh, magbabike oh, pa kami. Oo, oh, pagdating ng Cubao. Tapos may mga dala pa kaming strawberry jam. Buta, buti na lang ako, malapit na ako. Tako rin. Umalis tayo ng 5, puta. Umalis tayo ng 5. May ahon na naman ako. May ahon na naman.
Ay, may ahon lagi. Actually, di pupunta rin ako ng Tupolo. May pupunin ako dun eh. Pero, ayaw, may kasama. Dali may strawberry jam. Dali may strawberry jam. Dali may strawberry jam. Hindi, paiwan mo na lang sa akin yung strawberry jam. Pag-grab ko na lang. Di ba pwedeng umuwi na masaya? Pati yung pag-uwi ko, intindihin ko pa kung kakayanin ko pa rin to. Kinabuhay to, gagi na lang ganito. Ano na, walang masaya sa lakad na to. Bawal magpahinga, bawal kumain. Sa swimming pool, dito ka lang sa gilid. Bakit tayo bumaba doon? Malalim na ba? Alam mo, kaya tapos pag-uwi ko, baba ko, aaw na naman ako, may dala ako, may mga botelya ng mga strawberry jam. Ayop yan. Yeah, sadista ka. Gusto mo nakikita na hihirapan mga tao. Pagamot mo yan, pagamot mo yung diet na yan. Nagligo ka na? Nag-beer tayo, tayo isang bote lang daw. Tindahan din, no? Ang bilis umagawa. Nice. Bakit pag-swimming ayaw mo? Nagtunong pa kaagad. Thank you. Yan, oh. Yung tubig. Hindi nga. Maling sa revisions na doon. Yun. Hindi ka ba pa doon? Well, dito ah. Tapos first right. Left, tapos right. Leo, thank you ah. Salamat po. Guys, salpak lang lahat yun. Yan. Ay, siksik mo yung brief mo. Kilometers, actually mga 75 kilometers na lang siguro. 75 kilometers before Kumanan papuntang Cannon Road. 149, almost 150. Galing. Oo nga, kita naman. Laki pala ng paniki dyan. So ang speed namin yan is around 20 to 21 kilometers per hour. I think mas gusto nung grupo. Gamitin ko na kahit basa. Sakit na lang puwet ko eh. Ay, hindi ka nakabib? Hindi. Suot ko. Medyo basa. Pero kailangan eh. Yun. Napakalinis. May paborito ko eh. Ha? Nalabaw? Sakit na ng itlog ko. Oo, yun ang pinaka-nakakaano eh. Pesa doon sa paro. Oo. Suot ko muna. Ah. Ngayon na, kahit medyo basa. Nilabang ko ko na ba eh. So, ikaw ako eh. Ang nipples. Bakit? Kinikwento ko ng mga nakakatakot. Lalaki yung mga puno pa naman dun. Mga malawak sa bukay rin dun sa gilid. Oo. Kaya na meron daw dun sa gitna kumakaway. Ah, shit. Kaya na, kaya hindi ako titingin sa gilid eh. Kaya ako napatingin ako eh. Parang okay naman yung ano natin. Ang 30 malaki. Oo. Kaya natingin
Oo. Kailangan pala nabilisan? Hindi, okay na yun. Okay na yun. Mukhang matay tayo. Ahon pa mamaya eh. Oo, sige tara. Tsaka 173 na eh. Ganun lang yung matakbo natin. Oo. Ayun, suabi na ulit. Sarap na ulit. Time check is 4:53 in the morning. Dito pace lang around 20 to 21 kilometers per hour. Kasi merong malupit na ahon doon. Ahon. So par may paahon na ng konti dito. So mukhang mag-start na yung mga ahon. Grabe. Ang haba nung ano. Dire-diretsong mahaba. Hinihintay lang namin sila. Parang may nangyari siguro eh. Sana yun walang nasiraan. Ay, sumagot ah. Yes, sir. Opre. Oh. Ano nangyari? Dahil nagpetrol lang si Joel. Babalik kami. Ah, okay. Nandito kami sa kanto. Sa kanto lang kami ng McDo. Ganda. Sorry, 60 na lang. Lapit na yan. Bakit 60? 60 na sa Baguio, 60 na sa 60 na sa hotel na tayo noon. So, nandito na tayo sa Ordaneta. Kinalabit. Sakit. Ano yan? Bakit pa Manila na ulit? Magbabagyo pa ako ha? Ha? Bakit pa Manila na ulit? Pag kumanan ka, babalik ka sa Manila. Saan ka naghintay doon? Sa Petron. Yeah, bigla ka sumasa. Sumusulpot eh. Ayan na yung araw, buisit. Kalaban ni Joel. So, 197 kilometers. Okay, so almost 200 kilometers, so roughly 50 kilometers remaining.
Pero grabe yun kasi dun nga yung mga ahon. Yung last 30 kilometers ahon yun. Paakyat ng Baguio, so sana talaga wala nang tumirek sa amin. Kasi yesterday si Joel ay medyo nahirapan nga siya. Naging iba yung pakiramdam niya sa init. Grabe kasi yung init talaga. So eto na naman ang problema namin dyan. Yung araw. So hopefully hindi kami masyadong abutan ng mainit. And sana makatulong yung lamig ng Baguio habang umaakyat kami. Woo! Nakita niyo mga putput. Mga tinumbong. Tangina mo. Mga tinumbong. Bakit na? Ay, okay na. 50 na lang, 50. Sana may ibig sabihin tong ginagawa natin. Eh, mayon yung may magiging mas ano tayo, marami tayong wisdom pagkatapos natin ng may magawa natin 'to. Mas marunong na tayo sa buhay. Oo, oh, siguro. Sana. Si Shaw, anong mangyayari? Wala. Ay, mata, oh. Hindi siya yan. BMX. Gusto mo siya eh. Oo, oh, baka nagpunta pa yun sa Manawag. Oo, oh, baka makita pa rin tayo sa Canon nun eh. Oo, oh, kaya niya. Mahali ka na. Road. Pero ngayon, nararamdaman ko na yung pagod. Ito pala yung sinasabi ni Papa Dong na huwag kang matakot sa ahon, matakot ka sa patag. Patag na dire-diretso, patag na walang katapusan, patag na isang diretsong mahabang mahaba. So nagkahiwa-hiwalay na kami. So si Xiao kanina pa yata nasa Rosario. Si Papa Dong, I think nandun na rin. Tapos kami ni Aji nasa gitna. Tapos sila Joel nandun sa hulihan. Kasi nagpahinga yata sila ni Chris. So nag-ahiwa-hiwalay na kami. So ang mangyayari dito, magkakaroon ng sanga dyan eh, mamaya. In about 4 kilometers magkakaroon ng sanga dyan, pakanan. So, bago kumanan, titigil kami ron. Hihintayin namin sila Joel to make sure na walang maliligaw sa amin. 220. Sige na, kami tayo doon sa panginasal. Diyos ko. Ay, nasal. Na bukas. Hoy, bukas. 9 AM. So, miss dalawa nung PM 1 na Anli Rice. Yes. Ay, di, iced tea na lang. Dalawang iced tea. Magan? 360. Pre, pautang naman oh. 60. Tayang BPI eh. Nakaon mo? Nakaon yan. Hindi ko alam kung yung BPI may problema o ikaw eh. 100 na lang. Message, nasa na raw tayo. Canon Road
road is open only on Friday. Oy, bakit ganyan? Tingnan mo. Tama ba 'yung intindi ko? Ha? Vehicles. Vehicles only, no? Ay, well. Pwede mong i-translate in many different ways. Boss, bawal bang pumasok dyan, Cannon Road? Hindi ko naman, yung dami na lang po. Train yung... Sir, bawal pa bang pumasok dyan? Hindi ko lang alam. Mukhang ano, hindi eh. Dito na lang tayo? Oo, oh, para sigurado. Tayo. Tama ba dito? Pa Marcos Highway. So, tapos? Ahon. Bale, konti na lang ito. Ito yung Marcos Highway. Ito na yung start ng mga ahon. First time namin dito. So, ano kaya yung sorpresa ng Marcos Highway sa amin? Woo! Malilim ng konti. Sarap! Ayan si Dito Chris sa likod. Woo! Imik! Buti may konting lilim. Tatagal si Joel. Ano? Papuntang Laguna Loop. Oo. Oh. Sa ano? Pababa? Mabitak? Oo. Oo nga. Kahawig eh. Sana nagbabitak na lang tayo. Ayan na, gumanti ka na Chris. Lahat ng mga tiniis mong patag. Eh, pagod na din ako eh. Lahat naman tayo, walang yaya yan. Pero eh, may lusong. May lusong naman. May ganda. So, ito yung napansin ko sa Marcos Highway. Marcos Highway, pansin ko, yung mga nakaka 5-6 kilometers sa kami dito. Parang rolling hills ba? Aakyat, tapos biglang lulusong, aahon, ganun, paulit-ulit. So, yun yung pattern na nakikita ko. Ang weird kasi, pag hindi mo kabisado to, medyo mawi-weirdoon ka. Sexy ah. Ano yung nangyari sa kaibigan ko? Nainip. Mabalot sa akin. Matagal ko na kayong tinitiis. Sa Tarlac pa lang. Pinagbigyan na kita Joel ah. Sa Tarlac pa lang gusto ko nang mauna. Para hindi kasi ano na tayo eh 220. Oh, ilan na kayo? 240. Oh, 238. Oh. Pero ba't parang hindi pa mahirap na ano? Ahon. Hindi kasi pang lusong eh. Hindi mo nararamdaman. So wala pa yung mahirap na ahon. Ito siguro 'yun, 'di ba? Papadong. Diyan siguro 'yun. Buka tawon na 'to naman 'no. Ganon. Di pala nakatutok sa iyo. Sayo pa. Ha? Basa pa ako? Baka mabigatan ako umahon. Ano ba 'to?
Makalimutan niya yung helmet niya. Tayo natin pagbahay sa tayo. Okay na. Okay. Tayo natin. Ano yung ginagawa niyo? Ano? Gumanda pa karamdam mo? Oo. Sigurado tuyo din yan sa init na yan, oh. Oo, liga. Eto na, totoong ahon. Eto na. Yung start talaga ng totoong ahon. Kitang-kita eh. Eto na yung packet ng bundok. Ng Baguio. Switch na ako to sa smallest Ringo. Para medyo gumawa. Oh, kita nyo. Ayun yung bundok. Woo! Taas pa. Woo! Ahon, Tito Chris! Woo! Mukhang malayo. Mukhang malayo pa ilalakbayan namin. Mukhang matinding ahon pa to. Ayun pa oh. Ang taas pa eh. Doon kami papunta eh, yung sa kaliwa na yan. Yung nasa kaliwa, ang layo pa. Woo! Grabe. Alang yan, ayun na pala yung totoong ahon. Ayun na yung totoong ahon. Haba. Haba. So 28 pa to, takpahigit 28 pa to. Baguio na. Pero magkatabi na lang yung sa Ituba, barangay lang naman ng Baguio. Parang barangay lang. 28 kilometers pala. Ay, anong balita yan? Ilan na lang? 28. Hindi, 28 tapos Tuba pa lang daw yun. Yung mga 30. Ganyan. Ano yung Tuba? Magkatabi lang daw eh. Yung barangay, Baguio yung Baguio. 28 tas meron pa. Tas Baguio na. Hindi ganito kainit. Kaya natin ito eh. Ano ang ano? Tinig yung Canon ano? Road sa ano eh. Okay. Madali daw yun. Oo kasi parang binypass mo na yun eh. Dire-direcho dun eh. Paglabas ng Canon Road, yun na yung hotel natin. Kaso pinagbawal naman. Init eh. Sana yun yung mga ulap na yun, mga marang. Oo. Masakit ahon. Masakit nga. Wala niya. Woo! Hindi ba matatapos yan? Hindi ba matatapos yung ahon na yan? Ilan region? Ilan? 8 sa'yo? So 4 kilometers per hour. Sakto, 7 hours and then. Tama, 8% din sa akin eh. Oo, ganyan lang. Mahirap pag ano eh, piniga mo. Tapos biglang nanigas. Oo. Wala nang balikan yun. Pulikat ka na nun. Si Jean kasi yung yaya sa atin, gitna ng summer eh. Hahaha. December. Sadista nga siya, may sakit siya. May gusto niya nakikita na sasaktan ng mga kaibigan niya, kapamilya niya. Wala nga sa plano niya talaga, sinabay lang dun sa plano ni Sam. Kasi alam niya di siya papayagan. Salisigang? Oo, sila sa mga may ano nito, plano, hindi natuloy sila. Eh sabi ko, nasabihan ko na sila eh. Nakapag-prepare na, nakakahiya naman. Sabi ko, nasabihan ko na yung mga yun. Nakakahiya naman. Sabi ko, hindi matutuloy. Hindi na matuloy yung karma natin. Karma natin. Karma tuloy kinalabasan. 26 kilometers na ganito. Nakita ko dun sa ano eh. Ilan? 26. 26 pa? Doon sa barangay na sinasabi niya.
Diyan lang ako nakita ko dyan. Diyan lang. Neta, dapat sinira mo. Ha? Sinira mo, tinibag mo. Nasa bato eh. 26. Yung barangay bago yung Baguio. Bakit ganun kahirap, no? Tinatato. Kaya pala wala na tayong kasabay eh. Tsaka bakit hindi lumalamig? Akala ko lumalamig pag Baguio, tol. Tol, ibig sabihin sinungaling sila. Akala ko lumalamig pag malapit sa Baguio. Kaya nga eh. Eh parang antipolo lang yung ina eh. Dapat nagbuso-buso na lang tayo. Kaya nga eh, kung nagbuso-buso tayo, meron pa tayong ano, yung masarap na taho dun sa ano. So, hindi ko talaga napagandaan tong Marcos Highway na route paakyat dito sa Baguio. Ang inaaral kong route is yung sa Canon, which is sandali lang. Hindi ko alam na ganito pala kalayo yung Marcos Highway at ganito rin katarik. Ang hirap nito kasi after mong mag 200 kilometers ang dalawang araw magkasunod na halos walang pahinga, yung finale eh ganitong kahon na parang 40 kilometers. Yun ang problema ngayon. Whew. So ang ginagawa namin ngayon, syempre ang very reliable na technique, ang Tito Pace technique. So Tito Pace lang kami, sobrang usad usad pagong lang, pero siguradong sigurado makakarating. Tsaka in any consolation, lumalamig na, lumalamig na siya kahit papano. Nararamdaman ko na yung lamig ng bundok. Nandiyan sila sa likod. Uy, ang masarap dun. Nakuha na doon sila Tito Joel. Pahinga kami doon. Nangyari sa atin Marcos Highway. Dito tayo, ayan oh, dito tayo nang galing oh. Diyan umakyat, ayan. Buta layo. 29 kilometers, di ba? Guys, saan oh. Makikita yun, yung 29? Ayun o, 29, kotse yan. Yung 1 hour and 3 minutes. Okay lang yun, gapang na lang. 29. Andun tayo, 3 o'clock. Alright, so, tingnan natin yung current mileage natin. Currently, it's 246. 246 siya. So, tuloy natin. Dadandahanin natin to. Pero hindi tayo susuko. Minsan, feeling natin, talo na tayo. Pero, hindi ibig sabihin, susukuan natin. Ilan na lang? 24 kilometers, 25 kilometers. So, laban lang. Whew. Meron na namang matarik na sigo dito. So, ginagawa ko ay na sobrang bagal lang talaga. Actually, hindi na ako tumitingala eh. Sa gulong na lang ako natingin para hindi ako masindak. Ngayon yung ginagawa ko. Ang tindi. Kaya pala birang-bira na ano na may pupunta rito. Kasi kakaiba talaga. Tsaka yung hangin niya parang ang hirap ng huminga. Siguro dahil mas mataas yung lugar, mas mataas yung pressure, mas nakakahingal. Si Tito Chris.
Yun ang nakakalaspag dito. Yung mga sigo. Masak na yung tura. Parang narinig. Hindi pa naka-video. Parang nagsisina siguro na hindi na sumakay ng taxi ng nasa dyan. Hindi na. Ito ka rin matapos eh. Kain to. Kain ka. Bubuti pa kayo ramdam mo. Order ako. So, 19 kilometers pa rin eh. Na puro ahon daw to sabi ni Papa Dong eh. So, nakatulog na kami doon. Actually, nakatulog na rin ako eh. Hindi talaga kaya. Parang kailangan eh tulog. So, natulog na kami. Parang mga 30 minutes. Tapos kumain. Hopefully, maging okay. Sana before 6 o'clock, nandun na kami. Para maabutan pa namin yung Baguio na medyo may ilaw. So, ayun mga titos. Samahan nyo kami. Padong, mga galit na ba ahon dyan? Hindi pa ba galit yung kanina? Ayun na yung ano eh, oh, yung mga hamog. Ayun na yung fog. Kaya pala galit na galit yung ahon. Ayun o. Oh. Para siyang Teresa na naka-steroids. Hanggang 6 gear lang ako, well. Ayaw gumana yung 7 at 8. Chris, nasang gear ako ngayon? 11. 11? Ah, 7. 11. Anong 11? Hanggang 8 lang yan eh. Yung ano? Yung gear. Nino? Ako. Ah, tayo. Yung pangalawa sa dulo. Ah, pangalawa naman. 7. Ayaw umangat sa 8, sayang eh. Ang taas. Siguro mga nasa 15% yan. Tingnan natin mamaya pag nandun tayo. Grabe, ang taas. Medyo lumalamig na. Pahinga ka dyan. Okay ka? Magpahinga ka. May ugat ka dun sa ano, noo ah. Yung noo mo. Ito. Isang sigo. Ah. Grabe, 10%. Hintayin ko sila. Sila Chris dito. Kasi no use. Kahit maakyat ko yan. Tapos nagka problema rin sila. Hindi sila makaakyat. Ganun din. Kailangan ko rin silang balikan. Si Papa Dog na una na. So Chris, ayan na, tayo nagpe-pay off na yung mountain bike. Relax na relax si Chris. Si Joel, kamusta? Andon, papay na. Si Adi. Sige, sunod ako. 1 minute. Grabe. Sayang, kung gumagana yung 42T na last cassette dun sa cogs ko, baka mas magaan yung pedal, kaso off timing
bumabalik dun sa lower gear. Wala pa rin sila Joel. Pero pakita ko sa inyo to ah. Tindi. Lumalamig na paunti-unti. Tapos ako na lang mag-isa rito. Sana maka sabi ni Tito Chris kasama niya naman si Aji, so okay sila doon, so mag-aantayan sila. Parang Baguio weather na nga. Sana okay sila Joel. Na dito. Ako na lang mag-isa pumipedal. Tarek. Si Chris sa akin. Sabi nila, ay sabi nila, naflatan daw si Chris. Eh, dumaan sa harap ko. Sino yung dumaan sa harap ko? Ito lang problema. Sobrang eerie ng Baguio. Lalo na sa gabi. Para ayaw ko yatang mag-ride ng madilim. Kababalaghan dito sa Baguio. Palangya. Sana makita ko si Papa Dong. Hindi na tumigil si Papa Dong eh. Ayun naman, gano'ng katarik yun. Bahay na yan. Sino titira dyan? Hindi ko gano'ng katarik. Yan ako galing kanina, doon kami galing. Ayaw, kailangan ko ng tubig. May ahon na naman. May ahon na naman. Tandaan. Yun, Gatorade. Bingo. Tao po. Tao po. Isa pong Gatorade. Ako na lang. Gatorade.
Kahon ko na yun. Nasaan sila? Pinin muna tayo. Grabe. Di pa tapos yan eh. Oo nga eh. Halika, inin muna tayo. Nandiyan sila? Si Chris. Si Joel. Kasunod lang rin yan. Naplatan ka? Oo, kanina. Di ba may siko? Oo. Di ba naunahan mo? Oo, tapos, di ba may tindahan doon? May tindahan doon, pagkakating siya may siko. Tapos may pababa. Picture-picture ako doon. Tapos, nakita ko talaga may nakatusok na ano, na... Bubog? Hindi, ang tawag doon. Balance stapler. Oo. Okay. Paghugot ko. Si Joel, kamusta? Adyo. Kaya naman? Kaya naman, pahintuhin-tuhin ako siya. Bili mo na ng tubig dyan, oh. Hindi na talaga ako yung gustupan. Wala na, gulpihan na talaga. Gustupan. Ako kapapit ko yan. Ay, ito. Ang lamig naman. Ang lamig naman. Masabay yung dami ko? Oo. Joel. Nauna na doon. Nauna ba? Oo, nauna. So iniisip ko, ang naiwan lang si Aji. Saan? Tsaka si Joel. Kanina. Tapos sabi ko, Pucha, si Chris hindi nag-iintay ah. Nagulat nga rin ako kasi nakita nila ako nagpapalit eh. Oo. Sabi ko, oh si Jin. Ayan din hamog. Parang Sleepy Hollow. Ito yung mga favorite part ko yun. Silent Hill. Silent Hill nga. Silent Hill. Gagamitin ko to. Inabot na talaga kami ng gabi. So, wala zero visibility na because yung fog. Ano si Chris? Silent Hill. Hindi ka na? Si Papa dong tinatawagan ako, tinawagan ko, hindi naman sumasagot. Zero visibility. Problema dito. Pagbago ka, hindi mo alam kung hanggang kailan yung ahon. Kung meron bang katapusan yung mga ahon dito. Aji. Oo nga eh. Walang patawad yung Baguio. Ayun oh. Akala ko tapos na. Tapos na kami ni Tito Chris. Daya. Kita. Hindi matapos-tapos yung ahon. Ay, God. Sana sumagot yung hotel. Sana hindi binigay yung ano. Siguro naman hindi bibigyan reservation. Puta kakatakot. Sana sumagot pa yung hotel. Minessage ko eh. Sabi ko sandali na lang. 7 kilometers. Mukhang doon pa tayo pupunta eh. Shhh, ina, huwag naman. Doon? Ewan ko, wala lang. Huwag naman. Pero kasi gumaganon-ganon nga eh, di ba? Grabe yan. Wala. 2 a.m. pa tayo nagpipedal. Malupit tayo. Hindi tayo malakas.
Buti na lang nakita ko kayo ulit. Pucha, hirap po medal dito. Mag-isa ka. Nakatakot. Nakatakot. Oo, baka lulusong ako. Babalik ako kayo. Ako na lang ulit. Hindi ko alam kung saan ako matatakot eh. Sa ahon ba o sa mumu? Sa ahon yata. Ah, shit. Pre, yan pa lang yung tuba. Yan pa lang yung town before Baguio daw. So Baguio na susunod. Eh sabi diyan mga 12 kilometers daw, 'di ba? Ah. Pag mabait, nahihirapan siyang tanggalin. Siraan eh. So sabi ni John, nauna na siya? Nauna na siya kasi mabagal siya. Saan siya pupunta? Alam niya ba? Dito siya sa tuloy dumaan? Oo. Oo. Tama, yeah, ako naman, doon tayo. Tama, di ba? Oo. Tama. Teka, text lang natin doon sa group. Yung Bonifacio. Ilang kilometers? Chris? Kanina, nandun tayo. Ah, 8. Lapit na. Pagdating natin Baguio, baka 4. Tapos hanapin natin yung nagpulong na. Kaya muna. Sobrang gutom. Gabi ang taas pa rin ang ahon. $268. Sandali lang. Pahinga lang sandali. Ang daling tignan doon sa mapa eh. Mulan. Ingredient. So 14%. Oh, 13.3. Kaya pala yung mga usually mga bikers sa kanyang route dumadaan. Oo. Mas madali wala din. Oo. Pampatayan to eh. Hindi ka na mababa? Pero ano yun? Pa-practice ka lang? Lang helmet. Lang ilaw pa. Pa-practice ka lang? Lalo na tulay, hindi ka na. Di ba mayroong ano doon, pang-dinosaur park? Ah, okay. Ano daw? Hindi, dati kasi, doon siya nakatira sa may ano, yung kanina sa may tulay na dinala natin. Oo. Sa ilalim daw siya. Ah. Tinanong ko dati kasi may dinosaur park doon eh. Oo. Wala na daw. So ano, nag-exercise ka lang? Tapos iikot ka lang? Pasensya ka na ha, nagtutulak na kami. Galing pa kami QC eh. Alam mo yung QC? Quezon City? Quality control. Eto na oh. Ilan na ba tayo? 200 269. 3 kilometers na lang siguro, no Chris? Baka 5 or 4. Ano yung grade niya? 14. Ngayon oh. Hintay ka na may masasabayan nila. Ang hirap umahon eh, dilim. Ayun, parang patag na yan ah. Nag-i-11 na. Joel? Nandiyan ka pala. Hindi mo nakita si Joel? Ano ba yung sinasabi ni Joel na tulay? Hindi doon kasi makasabay sila eh, di ba? Oh, like after nung tunnel. Oh. Nauna kasi ako kay Joel, tapos sinintay ko si Joel sa tunnel. Oh. Tapos nauna siya, pumunta siya sa sirana natin. Nakita mo siya tumulay na doon. So tumulay na siya doon. Sabi niya mabagal
daw siya dahil dun sa plates niya. So malamang dito rin yung way niya eh. Ha? Ano? Magpakita ka! Ha? Magpakita ka! Kampo ng kadiliman! Kanina ka ba nakabantay? Ano ka to? Oo. Alas tres. Ina? 30 minutes. Pero saan ka galing yan? Ito lang. 30 minutes ka pa lang dyan? Either naunahan natin si Joel na hindi natin siya nakita or kakayanin ba niyang mabilis dito na hindi napansin ni Papa? Kasi kung sinabi niyang nasa may tulay siya, malamang nandun na yun. Wala naman tayong ibang tulay na nadaanan eh. O, wali ka, diretso na tayo. Tatawag na lang yun. Papagalitan pa ako ng nanay namin sa pinaggagawa. Text na ng text si ma'am. Kapadjak na ba kayo o tulak? Di na banto. Ano, gabi-gabi? Marvin? Marvin? Ha? Tabato. Oo. Lakas mo. Itong bata kanina 14%. Oh, kontakin mo ako ha, tapos bibigyan kita ng helmet para meron kang helmet tsaka ilaw sa likod. Apo. Ha? Huwag mo kalimutan, i-research mo kagad sa Facebook para makontak mo ko. Ha? Ayan si Marvin, 14 years old. Taga rito sa may Baguio. Grabe. Ang lakas umahon. Wala lang sa kanya eh. Tindi mo bata. Paalam ka na. Hanggang dito ka na lang. O sige, salamat sa pag-atid mo sa amin ha. Pinatid mo pa kami. Tinulungan pa kami umahon. Ingat ka. Ingat. Marvin. Sige. Sige na. Teka. O tingin ka ha. Sige. Tingin ka. Ingat. Di matapos-tapos yung ahon papunta sa Tribu Hotel. Ah. Gusto ko na po makarating sa hotel. Sana po nandun si Joel. Hanga ka Joel. Magpakita ka. Yari ya tayo sa nanay natin. Tribu Hotel. Nasaan ka na? Gusto ko nang magpahinga. Ayan. So ayan na. Hindi na makita yung logo. Ayan. So ayan, nahanap din namin yung Tribu. So, ayan si Joel. Nasaan si Joel? Hello. Walang yan to. Ayan o. Oh. Ayan na. How we go? So, ha? Hello. Buti. Patingin nga. Sarap na ng tulog ah. Gano'n ate pagdalawa? Ay, Banje, ayan. Nandiyan itong gawin mo. Ano, okay ba kayo dyan? Samot-limot tayo. Doon tayo, sa may ano, sir. Dito. Diyan, ilipat ko dyan. Dito tayo, sir. Ilipat tayo doon, sir. Maganda para hindi ka ano, maliwanag. Baka mahuli. Lipat tayo. Lipat tayo, may please. Maliligo pa. Eh, talagang pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko yung talagang ano eh, susubukin niya yung ano mo eh, hindi lang yung katawan mo, pati yung isip mo kung bibigay ka na. Kaya ano, alam mo, walang bayad yun, wala kaming nakuwang pera doon, pero achievement talaga yun, na buong buhay ko yung pagmamalaki yun, pag-akit sa walang katapusang bundok na yun.
Grabe doon, kaya talagang masulit yung pagpunta. Eh yung ano, nandun ko na sa gitna ng... Ah, kung hirap na hirap ka, ano bang nasa isip mo? Wala, inisip ko na yung mga anak ko nun. Inisip ko sila Rio at si Kenji, talaga nami-miss ko na sila. Kaya pala pag nahihirapan ka, nahanap mo yung mga anak mo. Tsaka ano, nakakatakot, mas nakakatakot kasi mag-give up kaysa yung nakamaska yung... Mas okay na yung pilitin mo kaysa yung... Kasi pag halfway, bigla ka nag-give up, parang habang buhay mo yung pagsisisihan yun. Kaya mas kinatakot ko yun eh. Kaya pinilit na lang talaga. Pero sobrang hirap talaga. Eh yung sa mga kasama mo, kamusta naman? Ay, mga kasama ko, ayos. Kasi ano, pinalastic ko sila. Para magkaroon ka ng ano? Oo, kumayari magkakasundo kami. Pero talaga samang-sama ako sa mga ugali na mga yan. Magpapamassage po sana. Pang baby yung gusto ni Tito Chris. Narinig ko si Joel, may hili ka agad eh. 5 minutes pa lang. Adi nga, umuumul. Tinga. Yun pala, may nililipit sa akin. Huwag pa ako daw, maangat na eh. Concerned na sa akin. Hindi, ayos lahat ako, bait. Ano, walang mga arte, walang ano. Saka walang iwanan dun sa ano, sa dun sa mahihirap na parte, kaya magkakasama kayo. Si Papa daw, napakatinding tour guide. Hindi ka tayo mababayaan, kaya sulit talaga yung ride. Napakasarap.